Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, muling nagbabalik ang iyong lingkod, Ronitin TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ayon kay Attorney Harry Roque, hindi patuloy ang nawala ang pirsa ng mga TVs dyan sa 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan, dahil noon pa ay hawak na ng mga ninuno ng mga TVs ang 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Kaya asahan daw natin na may isa pang TVs mga kababayan na tatakbo ngayong darating na special election, ngayong darating na December 9 sa taong ito. Baka daw mga kababayan, itong si Fried Henry Tevez ang tatakbo bilang congressman o kinatawan ng 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Kaya mag-ingat kayo ano diyan sa ating mga kababayan sa Negros Oriental. Huwag na kayo ulit pang pumili ng isa pang Tevez. No mga kababayan, dahil kayo rin ang magdurusa. Kayo rin ang magtitiis mga kababayan. Pagkakataon nyo na para mawala na talaga ng tuluyan ang mga TVs dyan sa 3rd District ng Negros Oriental mga kababayan. Piliin ninyo yung karapat dapat. Nandyan si Mayor Fritz Diaz. Kasi ang balita natin mga kababayan, baka ito nga yung magbanggaan, ano, Fried Henry Tevez at Mayor Fritz Diaz ng Seattle mga kababayan. Piliin natin yung hindi naman utak kriminal mga kababayan, yung mga walang inaagribyado, hindi nangaapak ng karapatan ng ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental. Huwag na kayong pumili pa ng isa pang TVs dahil nakawala na nga kayo sa bangungot, tapos pipili kayo ulit, di ba mga kababayan? Kaya sa darating na December 9 sa gagawing special election dyan sa 3rd District ng Negros Oriental, huwag na kayong pumili ulit ng TVs. Yun ang ano mga kababayan, huwag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Nabanggit mo na nga rin itong sa Negros Oriental, particular na yung distrito ni Arnie Tevez. Meron ng ano ngayon na may resolusyon na binabakante nila. Di ko lang alam ha, kasi yung sa last update namin with COMELEC, naitanong ko kung nandun na rin ba yung resolusyon na umihimok na magkaroon ng special election. Ikaw ba, ano bang nakikita mo? Dapat pa ba na magkaroon ng special election? Sa panig ng COMELEC nung nakapanayam namin, kung talagang itutuloy, meron talagang ano, kasi sa kanila naman is susunod sila kung ano yung sasabihin ng Kongreso. Possible, December. Hindi siya isasabay sa barangay at SK elections ngayon. Kasi alam natin, 42,000 mahigit yung mga barangay na yun. Marami silang tututukan. Parang kagaya din sa dun sa iniwan na distrito ni Congressman ngayon ay Justice Secretary Remulla na nagkaroon ng special election sa kanyang distrito lang. Ikaw, tingin mo, sa natitirang, ano, natitirang mga panahon bago mag-midterm election, napapanahon na ba or anong nakikita mo? Well, nasa decision talaga ng Kongreso dahil lang kung ang COMELEC naman ay susunod lamang. No? Pero ang pagkakaiba doon sa special elections ng distrito ni Senate ni Secretary Remulla, sa simula't simula pa lang, nabakante. So nagkaroon ng kumbaga panahon para mag-special election at mas mahabang panahon pa na paglilingkod nung magwawaging congressman. No? Pagdating naman dito sa Negros Oriental, by the time mag-election sila ng Disyembre, kalahati ng termino tapos na. Kasi 3 taon lamang ang termino ng isang congressman. So bahala na ang Kongreso kung talaga ipagpipilit nila yan. No? Kaya nga ang sabi ng Korte Suprema, rinirespeto nila yung wisdom ng Kongreso pag pagbuo ng mga batas. At siyempre, yan ang inaasahan natin. Hayaan natin magdesisyon ng ang Kongreso kung magkakaroon pa ng special election para manilbihan ng isang congressman sa termino na 1 taon at kalahati lamang. Napakaliit kasi yan. Pupwede pang magkaroon yan ng mga protesta-protesta. Yes. Alam mo naman, mainit ang maging labanan dyan. Baka mamaya 1 taon na lang makaupo yung congressman dyan. So, at meanwhile, meron namang caretaker, congressman. Mm-hmm. At of course, yung distrito ni Congressman Tevez has no less than the speaker himself sitting as caretaker congressman. So kumbaga, hindi naman nadidihado pagdating sa mga proyekto ng gobyerno ang mga constituents ng distrito ni dating Congressman Tevez, dahil lang siya naman po si speaker, speaker mismo ang nangangalaga at nagsisiguro na hindi naman sila mahuli pagdating sa mga proyekto. Ang sabi naman ng mga malilikot ang isip ng mga netizen, pagka natuloy yung special election dyan, di ba, mangangampanya sila, no? Mag-fundraise pa yan sila para sa kanilang pangangampanya, baka nung pag-upo niyan, babawiin na yung ano,
babawiin na yung nagastos. Well, kaya agad, kaya nga dito sa distrito ni dating Congressman Arnie Teves, asahan natin na maging napakainit ang eleksyon para barangay kapitan. Kasi sila nga yung mga kampanya para sa susunod na congressman. Ang inaasahan natin, dahil natanggal na po si Congressman Arnie at wala na siya sa bansa, eh baka itong kapatid na si dating governor at dating mayor na Henry ang tumakbo, no? Hanggang ngayon kasi itong si Henry ay walang kaso, bagamat siya ay nabansagan ding terorista, no? Pero hanggang ngayon ay wala pang kaso na isasampan. Mga ano, mga kababayan, hanggang ngayon wala pang kaso itong si Fred Henry Teves. Paano ba nangyari ito, mga kababayan? Ano? Maraming nagtatanong sa ating mga kababayan, bakit ba hindi nakasuhan itong si Fred Henry Teves? Pero yung illegal possession, mga kababayan, ng illegal possession of firearms and explosive ay parang malapit na yata na maisampa sa kurti ito, mga kababayan. Ang nakapagtataka lang, bakit nga, ulit-ulit tayo, mga kababayan, bakit hindi naisama itong si Fred Henry Teves doon naman sa mga kasong murder sa pagpatay nga kay dating Gobernador Wilde Gamo, na malinaw naman, mga kababayan, na sinabi doon sa balita na itong si Fred Henry Teves nga, sila yung, at saka si Nigel Electuna, sila yung nagsusupply, mga kababayan, nagsusupply ng mga armas, mga baril. Bakit hindi na pasama itong si si Fred Henry Teves? May ano ba ito? May subisaya, mga kababayan, nabanay hurim-hurim. Di nga nakapagtataka nga, mga kababayan, kaya yung ating mga kababayan dyan, ano, abangan na lang natin kung ano ba talaga ang isasampang kaso nitong si Fred Henry Teves, mga kababayan. Yun ang ano, baka tumakbo pa itong pagka-congressman dyan sa 3rd District ng Negros Oriental, dahil lagi itong nagpapabango, mga kababayan, ha? May programa ito sa isang radio station dyan sa Dumaguete. Halos araw-araw to nagsasalita, mga kababayan, na mahal daw yung bigas, mahal daw yung ganito, talagang para daw siya sa mga magsasaka. Kaya nga itong si Mayor Janice Digamo, mga kababayan, minsan ay nagkuminto ito dyan sa programa, na sinabihan talaga na napaka-kapal ng mukha mo, Fred Henry Teves, para sabihin mong ang iyong puso ay nasa mga magsasaka. Minura ito ni Mayor Janice Digamo, mga kababayan, na sa isang comment dyan sa programa nga ni Fred Henry Teves sa isang radio station dyan sa Negros Oriental. Kaya mag-ingat kayo, ano? Huwag kayong magpadala nito, mga kababayan. Magaling din ito magsalita ito. Parang ano ito? Para lang itong sinto-sinto magsalita, mga kababayan, si Fred Henry Teves. Kayo huwag na ninyong, o huwag na kayong magkamali pang bumuto pa ng isang Teves, mga kababayan. So magiging mainit po yan, no? At hindi mo naman natin sasabihin wala nang pwersa ang Teves dyan sa distrito na yan, dahil sa mulat mula, Teves talaga nakaupo dyan mula sa panahon ng lolo pa nila, no? Na si aking tukayo na sa Minyong Teves, no? So bantayan po natin ang sitwasyon dyan sa congressional district ni dating Congressman Arnie Teves. Attorney, bago lang tayo mag-break, follow-up lang doon sa issue dito sa Negros Oriental. Sa tingin mo ba, dahil ikaw, napapadalas naman pumupunta doon, kapag itong si Mayor Janice Digamo tumakbo bilang kongresista, baga kakalabanin yung papalit doon kay Congressman Teves, sa tingin mo, may chance siyang manalo doon sa lugar? You know, ang problema, baka hindi makatakbo si Mayor. Mm-hmm. Kasi siya'y incumbent mayor. Kinakailangan, may residency ka doon sa distrito. Ibang distrito ni Mayor Janice. Ibang lugar yung Pamplona, doon sa lugar ni dating Congressman Teves. No? Hindi ko lang sigurado kung ano yung mga distrito na yan. No? Pero ang lugar ni Congressman Teves ay yung mga Dawin, Zambogita, all the way doon sa Shaton. Bayawan, no? Kung Shaton. Ngayon, si Mayor Janice, ang kanyang distrito ay kasama ng Dumaguete City. No? Mm. Kung saan si Congressman Chikiting ang nakaupo. Second, no? District ang ano? Pamplona, third district. Third district naman ang kay Arnie Teveres, at first district yung kay Congresswoman Josie. No? Tatlong distrito po sila, eh. So, mahihirapan tumakbo kung hindi imposible, kasi wala siyang residency requirement. So sa tingin ko, makakatakbo lang sa kampo ng Digamo ay yung mayor ng Seattle na napakalapit. In fact, pamangkin ni Governor Digamo itong si Mayor Fritz, no? Ano nga ba apelido ni Mayor Fritz? Diaz. Ha? Diaz. Fritz Diaz ba? Hindi ba Fritz Diaz? Ewan ko ba kung anong apelido. Basta kaibigan kayo si Mayor Fritz, eh. Napakasarap ang kapakain ng lechon niya doon sa bahay niya sa Seattle. Fritz Diaz. Fritz Diaz, no? So mukhang kung magkaka-special election, talagang baka magiging face-off between Mayor Fritz ng Seattle
at saka si Henry Tevez ng Bayawan. Pero if ever naman na matalo si Mayor Fritz, mayor pa rin siya. Mayor pa rin siya. Okay. Oo. Mayor pa rin siya. Dahil, pero kahit sino naman, attorney, di ba? Any members of Digamo family, kung tatakbo at kakalabanin nga ang kampo ng Tevez, eh, malaki ang tsansa. Well, maliit kasi ang pamilya ni ni Governor Digamo. Meron siyang isang anak na ngayon na isang board member at si Mayor Janice. Mm. So, dadalawa lang ang kanyang pamilya. No? So, board member ngayon si... Si board member Degama, but kung di ako nagkakamali, ang distrito niya ay hindi Pamplona, baka doon nga sa distrito ng mga Tevez itong si Bukal Degamo, no? So baka isa pang posibilidad kung talagang gusto ng Degamo makuha ang pagiging kongresista ay yung anak ang tumakbo dahil doon ata ang distrito ng anak. Pero may usap-usap pa rin din kasi na dapat magkaroon ng usapan sa panig ng mga Digamo at ang panig ng pamilya ni Congressman Chikiting. Kasi ngayon, siya nakaposisyon as governor through the anak. No? At bagamat hindi naging mag-alyado itong Congressman Chikiting at si Governor Digamo, hindi din sila nagpatayan. Kumbaga, meron silang mutual respect sa isa't isa. At ang naasahan natin na baka magkaroon nga ng agreement. So ang aking crystal ball, baka kung magkaka-special election, ewan ko ba kung papayag sila sa special election kasi mawawala ng tatakbuhan naman itong si Mayor Janice, no? Baka magpumilit yan mag-gobernador kung talagang ma-i-elect na congressman itong si Mayor Fritz. Pero kung ako at walang special election, mas maganda na mag-vice governor si Mayor Fritz tapos mag-congressman doon sa distrito ng mga Tevez itong si Mayor Janice para kumbaga sweet justice na mananalo pa siya doon sa distrito ng ang kanyang kalaban, no? Mm-hmm. Tsaka meron ding mga anak si Arnie Tevez na board member. So, pwede rin yung tumakbo. Kung sino man ang mga board member other than Digamo o di kaya yung mga Tevez, pwede rin yan. Nakikita nila na medyo malawak na yung bakante na yung field. So, pwede naman. Kung meron talagang special election, eh lahat naman siguro, basta taga 3rd District ng Negros Oriental, pwedeng tumakbo. Dapat isipin lang yung kapakanan pa rin ng taong bayan. Yeah. Yon, tama yon, kapakanan ng taong bayan. At hindi na kailangan dapat talagang hindi na dapat kailangan pumili pa ng iba pang Tevez, mga kababayan. Ito nga si President Tevez, mga kababayan, no? Tama talaga itong si Attorney Harry Roque. Hindi na lalayo na ito yung pantapat ng kampo ng mga Tevez, mga kababayan. Dito naman sa kampo naman ng mga Digamo, mga kababayan, may mga hakahaka nga tayo ngayon na naririnig na itong si Mayor Fritz Diaz nga yung parang gagawin nila na pangbato nga dito naman sa kampo nila Mayor Janice Digamo, mga kababayan, bilang congressman ng 3rd District ng Negros Oriental. Yung pakikipag-alansa ni Congressman Chikiting sa kampo naman nila Mayor Janice Digamo, mga kababayan, nakikita ko na pala, mga kababayan, dahil nga yung anak pala ni Chikiting ay gobernador na ngayon, kasi nga board member yon. Tapos magkasunod na namatay yung gobernador dalawa, isang vice governor at naging governor din. Ngayon naman naging governor itong si Chaco, mga kababayan. Kaya pala nakipag-alyansa din itong si Congressman Chikiting. Sa ano ko lang yan, mga kababayan, opinion ko lang ito. Dahil nga takot din itong si Chikiting, mga kababayan, na tumakbong gobernador itong si Mayor Janice Digamo, mga kababayan. Dahil napakalakas ni Mayor Janice Digamo kung magkataon na magkatapat itong si Chaco Sagarbaria, mga kababayan, itong gobernador nga ngayon at itong si Mayor Janice Digamo, mga kababayan. Pag nagkatapat sila sa darating na eleksyon, 2025 ata, mga kababayan, may paglalagyan itong si Chaco, mga kababayan, dahil itong si Mayor Janice Digamo ay kilalang mabuting tao dyan sa Negros Oriental, mga kababayan. Yun ang andito lang muna at bago ako magtatapos ay magsha-shout out muna ako. Kahit sino ba naman yung hawak naman sa Negros Oriental, mga kababayan, basta wag lang Tevez ulit, dahil yun na nga ay napaka-delikado na naman. Yun ang shout out muna tayo kay Corazon Bonsi. Piling niya i-king of the road. Siya na kahit anong road lane, pwede niyang i-drive. Dapat
talagang makulong yan at doon siya dalhin sa grupo ng mga high profile inmates. Doon siya magpapasikat, ipa-drug test pa yan, baka addict pa yan. Yan ang sabi ni Corazon Bunsi. Maraming salamat sa inyong kuminto tungkol ito sa matanda nga na ng batok at ng kasah ng baril sa isang siklista. Shout out na rin kay Rolando Sapanta. Dito tayo sa bandang baba, mga kababayan, ha. Shout out tayo, ha. Yupisto Leo Rumarati. Shout out kay Emily Tabangkura. Shout out kay Edisa Borby. At shout out na rin kay Ricardo Estrella. Frank Aparicio. Frank Aparicio. Siya Roberto Mabaling. Shout out, idol. Alexander De La Paz. Shout out, idol, ha. Alexander De La Paz. Intayin ninyo ang karma sa inyo na sobrang kasinungalingan. Lalo na, basahin ko lang to, ha. Lalo na sa pamilya ninyo. Yan ang ano, shout out sa iyo, Alexander De La Paz. Shout out kayo si Lasala. Naisip ko lang, nung pumunta si Henry Tevez kay Bentolpo, kunwari, apisya. Yun pala plano nila na may gagawin, hindi magagawa. Atay lang ano, mga kababayan, hanggang dito lang muna, ano, pasensya na, medyo napuno na naman yung ating memory, mga kababayan. Once again, this is from the TV mo, ingat din lahat. God bless bawat isa sa atin.